Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Filipino. Kahulugan ng tambalang salita ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito, inaasahang matutukoy mo ang kahulugan ng mga tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Bigyan ng pansin ang mga salitang may kulay sa bawat pangungusap. Tulad mo, ang bawat tao ay may pangarap na nais makamtan. Marahil ang iba ay abot kamay na nila ito. Nakita mo na ba ang larawan ng iyong mga magulang noong sila'y bagong kasal? Ang bahay kubo ay simpleng bahay, ngunit ito'y nagbibigay ng preskong pamumuhay. Ang pagsasama ng dalawang magkaibang salita ay ginagawa upang makalikha ng isang salita na posibleng mayroon ng ibang kahulugan. Madalas, isinusulat ito na may gitling sa pagitan ng dalawang salitang pinagtatambal tulad ng mga halimbawa sa itaas. Ito ay tinatawag na tambalang salita. Mayroong umiiral na dalawang uri ang mga tambalang salita. Una, tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Pangalawa, tambalang salita na may bagong kahulugan. Tambalang salita na nananatili ang kahulugan ang mas bibigyan natin ng tuon sa araling ito. Tingnan nating halimbawa ang tambalang salitang silid aklatan. Ang mga salitang silid at aklatan ay tumitindig sa sari-sariling kahulugan. At kahit pa pinagsama, ay tumutukoy pa rin naman sa isang silid na may lamang mga aklat. Narito pa ang ilan sa mga tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Akdang sining. Ito ay tumutukoy sa mga gawang sining gamit ang pagsulat. Aklat dasalan. Ito ay tumutukoy sa mga aklat na naglalaman ng mga dasal. Bahay gagamba. Ito ay tumutukoy sa tinitirhan ng mga gagamba. Baybaying dagat. Ito ay tumutukoy sa lupang dinaraanan malapit sa dagat. Gawang kamay. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na likha ng mga kamay. Hugis puso. Ito ay tumutukoy sa hugis na inilalarawan ang puso. Gawin natin. Tukuyin ang kahulugan o ibig sabihin ng bawat tambalang salita. Tubig alat.
A. Tubig na ginagamit sa pagluluto. B. Tubig na malamig. O C. Tubig sa dagat o kinuha mula sa dagat. Ang tamang sagot ay labas-pasok. A. Taong madalas pinapalayas. B. Hindi mapakali sa gagawin. C. Akto ng paulit-ulit na paglabas at pagpasok. Ingat yaman. A. Taong matipid sa paggastos. B. Taong maramot. O C. Pinuno ng tanggapan o samahan na may tungkuling magtago ng salapi at alaan ng mga gastos. Lampas tao. A. Mas mataas sa karaniwang tangkad ng tao. B. Malaking bilang ng mga tao. O C. Pangkat ng mga kabataan. Ulilang lubos. A. Taong pinaampon sa iba. B. Taong patay na ang mga magulang. O C. Naligaw ng landas. Narito ang mga tamang sagot. 1. C. 2. C. 3C, 4A, 5B. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Magandang araw!